Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang video ito ay aking ginawa base sa aking pagsusuri, char. Okay guys, ang content ito is about coffee. Kumbaga ay ano natin, huwag dito kasama ha. Pili ano yan, judge natin kung anong pinakamasarap. Okay? Kasi usually yan talaga iniinom ko sa umaga. Kasi ang mundo ng mga OFW ay umiikot sa kape. Coffee is life. Okay guys, so pagtsagaan nyo ng panoorin itong aking video na ito. Alam ko wala itong kwenta, pero para sa akin napakahalaga. So yung guys, tara, samahan nyo akong tikman, lasapin, at namnamin ang lasa ng kape. So yun guys, ang oras ngayon is 9 in the morning. Usually, pagising ko sa umaga, hindi talaga mawawala sa buhay ko yung hindi paghigop ng kape. Usually, nauuna pa nga yung pagligo bago yung pag-inom ng kape. Siyempre, ang kusina, hiwalay sa kwarto mo. So yun guys, ang unang titikman natin is ito, Nescafe 3-in-1. 3-in-1 ibig sabihin may kape na siya, may creamer na siya, may asukal na siya. Okay guys? Kumbaga, hindi ka na, may tatubig na lang yung kukunin mo, di ba? Hindi ka na maglalagay ng asukal kahit ano. So yun guys, ito yung first na kape na titikman natin. I-judge ko bahay sa aking panlasa. Kaya ba nitong gisingin ng aking katawang lupa na natutulog? Char! So anyway guys, kailangan natin mahiwag ang may tatubig at mahiwag ang kutsara at baso. So yun guys, usually nauna natimpla ko na siya. Yan o, kita nyo, timpla ko na siya. Siyempre mainit ito, hindi ko naman pwedeng lagukin na lang ito, diba? So titikman natin. Para sa akin is masarap. Natural, masarap kape. Masarap siya kasi hindi ka naman hirapan. Usually, kailangan maglagay ng kape, maglagay ng asukal, maglagay ng tatubig, maglagay ng creamer. But anyway, may tatubig na lang. Kasalpak mo na lang siya. Iinumin mo, tutunggain mo na lang. Ako talaga usually, alam mo, addict na ako sa kape. Nakakalimang baso ako hanggang alas 12 ng tanghali. So yung guys, ito yung pagka ko dito sa kape na to. Masarap. At mabilis go. Meron pa tayong dalawang kape na titikman. So guys, pagtyagaan niyo yung video ko ah. Hanggang sa matapos. Kahit mainit ang panahon, nagkakape tayo. Dahil ang kape is our life. Katulad kong mga OFW. Di po ba? Huwag na tumanggi. Oh my God, may eye bags. Kape kasi ginigising niya tayo kahit puyat tayo. Hindi po antok ng tuka na pero kailangan mong gising. Gising niyo yung sarili. Bakit nga ba ang kape ay napakasarap kahit mainit ang panahon? Magreklamo tayo, mainit. Eh, kaya mo higupin yung kape kahit kainitan ng panahon. So, anyway guys, antayin nyo pa yung dalawang kape na titikman ko, okay? Kina nyo pa, abos ko. Oh my God! So, yun guys, tara, samahan nyo ako ulit mamaya para tikman yung dalawang natitirang kape. Okay? Babu! So ito guys, nagbabalik na naman ako. Ito, dadalawin yung tipla ko na para ma-judge ko na itong kape nito, okay? So, susunod ako is Nescafe Gold. Puro to, kape lang siya. Wala siyang creamer, wala siya asukal. Ito naman, dahil bagong sahod ako, I try this cappuccino. Mahal siya, cappuccino. Kasi kadalasan ang cappuccino na natitikman lang natin doon sa mga cafe. Diba? So, tatry natin tikman ha. Sabi dito, empty mug, tubig,
sa utok ka. Haluin natin. Ano na siya? Kumbaga, meron na siyang panglasa. Titimplahin mo na lang siya. Nagiging creamer siya. Yan yung nagpapasarap sa cappuccino. Ano? Yung parang may hula. Akala mo hindi siya bagong kulo. Tapos, yung toppings. Meron din siya ng Pringles. Choco Pringles. Yung parang pang-design ito eh. Diba sa ibabaw? Pringles. Nalagay ko. Ay! Yan. So, yung guys, tignan mo. Take a look. Ano ba makita? Take a look. Maganda, no? Yan. Ganda siya. Magano yung chocolate dyan. Meron na siya. All-in-one na. Parang 3-in-1 na rin siya. Pero ito kasi, yung naganda nito, lalo na pag malamig ang tubig sa harap nito. Pero dahil, hindi naman ako mahilig sa ganun. Yan. Ito na siya. Yung cappuccino. Mamaya natin yung husga ha. Yung susunod natin is yung Nescafe ko, yung purong kape. So, bakit nga ba tinawag itong Nescafe ko? Pag tinimpla ko ba ito? Ginto ba ito? Hindi lahat na tayo mayaman. So yun guys yan. Kape lang siya. Marami kang gagawin. Wala maglagay ng gatas, maglagay ng creamer, maglagay ng asukal. Matrabaho ito pag wala siya. Naglalagay talaga ako ng gatas kasi hindi ko kaya magkape ng puro kasi sinisiklura na ako. So yun guys, ito na yung kape. Ito yung Nescafe Gold ha. Ito yung cappuccino. Ito yung Nescafe 3-in-1. Na-judge na natin ito. So ito na ko sa mga. Patapos ko muna ng baso ka. So yung guys, yung unahin natin titikman is yung pangalawang titikman is cappuccino. Hindi nyo ba ako nakikita? Pawis na pawis ako kasi sobrang init dito sa Roman as in summer. Pero nagkakape talaga ako kasi coffee is my life. Baya, hindi na mo. Hindi pa nahalo. Ininom na agad. Baya. Para sa akin, medyo may pagka matagang ito. Parang pakaiba. Hindi siya masyadong matapo, pero may pagkatamis-tamis din siya. Cappuccino nga, diba? Usually, ginagamit ito pag may yelo, diba? Masarap siya, as in. Madali din siyang gawin. Siyempre, ito yung ano, kape na pang mayaman, char. Ito naman susunod is yung Nescafe Gold. Kailangan natin maglagay ng asukal, kailangan natin maglagay ng gatas at matatubig. Diba? Matrabaho. Hindi ko siya masyado kinakape. Pero pag walang-wala na talaga akong kape, no choice ako ito na kinakape ko. Kasi yun yung talaga meron ako eh. Ano siya? Mapait. Matapang yung gold. Ginto. Ginto talaga yung nanunit. Yung pait niya. Gigisingin ka talaga niya. Kasi gigisingin ka niya ng mapait na matabang. Usually, ito mahal ito as in nasa 500. 5 real ito. 5 real. As in. Ito yung uwi ko sa Pinas. Pero dahil wala akong kape, no choice ako. Minsan nababawas ako na siya. Patawad. Gusto ko sila makatikim ng mamahaling kape. Kasi hindi naman talaga usually ito yung hininom sa atin. Diba? Yung mga mayayaman lang. Dahil sabi nga nila, pag may pera ka, hindi yan nababase sa yaman. Sa abilidad mong bumili. Oh my God, pagkista pa isa ko. Oh my God.
pasensya na kayo. Wala namang masamang bumili ng kapil mamahalin. Basta alam mo sarili mo na. Afford mo bumili. Pero usually tasa nung pag nasa Pilas na tayo, nasa ano na tayo, minsan nakarasa ko magkapi ng sinangap na bigas. Kung sinusunog yung bigas, tapos pinapakulungan, sarap din yun. Ngayon, syempre, pag nasa abroad tayo, hindi na ako sanay magkapi ng Nescafe na itin. Kailangan meron talaga siyang creamer. Kasi sisik mura ako. So, kailangan ko talaga. Nasanay na ako talaga. Pinaka-paborito kong kape talaga, usually is yung Nescafe 3-in-1. I've been using for 3 years dito sa Uman. Kahit mahal siya, isang kahon is 3 riyal, 24 pieces. Sa isang buwan, nakaka-4 na box ako. Dahil sa pagkakape ko, nakakalimang basa ako kada araw. Addict na talaga ako sa kape. Ganun pa man, okay na maging addict sa kape, huwag lang sa lalaki, char! Ay ko, good saying dahil. So yung ganito yung guess, ito talaga yung pinakakape ko talaga. Kahit wala akong matirang pera, basta makabili ako ng kape. Importante talaga yun. Kasi yun talaga yung OFW. Hindi pong resibo na lang, pero pinagtatabi yung sarili mo pambili ng kape. Totoo lang, personal needs. Pero coffee is our life. Hindi lahat naman tayo nabibigyan ng amo natin ng personal needs. Ako, ginagasos ako ang sarili ko sa kape. Binibigyan naman nila ako, syempre. Matakaw ako sa kape. Ayoko naman masyadong demanding, guys. So, I need to buy it for myself. Wow, English po yun. Oh my God. Oh my God, ako mag-English ako sa vlog ko. So, guys, ang sasabihin ko sa inyo is yung Nescafe 3-in-1 is my coffee. Ito talaga. Nakasanayan ko na kape. Pero pag uwi ko sa Pinas, siguro kapeng bara ako na. Kaya yung great taste. Boy, shout out sa mga kape ako. Sinama ko kayo dito sa vlog ko. Pero guys, alam nyo kasi, hindi naman yan para sa akin. Kahit ano pa yung kape natin, ang mahalaga, inigising tayo sa umaga para makapagtrabaho tayo. Gisingin tayo, kahit puyat tayo. Yung alaga ko, tumawag na. Ewa! Ito ba, May? So yun guys, puputulin ko muna kasi yung alaga ko tumawag na.